Hi! Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga supporters po ng Real Talk page at sa lahat po ng mga bashers at sa mga followers ni Mr. Norman, magandang araw po sa inyong lahat. Real Talk page here, again. Ang init. Ngayon po ay magbibigay ako ng isang komento tungkol dun sa isang tao, isang vlogger na ipinarating sa akin ng ating mga kapampi. Magbibigay lang ako ng komento, no? Mm-mm. Kayo po, ikaw, malaking ang ulo mo, wala naman laman. Ikaw na kalbo ka. Napakatanga mo. Napaka-obob mo. Unang-una, bakit may ipagkukumparin sa idol mo na kesyo 600,000 lang daw yung subscribers ni Sir Erwin Tulpo? Oo. Tapos ang idol mo is 1 million na. Ang tanong, asan siya ngayon? At saka tignan mo nga yung subscribers. Ben, nababulol ako dahil sa'yo eh. Ang kaldo na po. At saka tignan mo yung subscribers ni Mr. Erwin Tulfo. Nasa 2 million na mahigit. Bukod ba sa wala kang utak? Bulag ka din. Search din ah. Nagigigil ako sa'yo ah. Itong kalbo talaga na ito. Ano yung kasi sinasabi mo pa na nakikisabay sa issue? Hello? Mga news anchor yan, ba't makikisabay? At saka mga sikat na sila, sinasabi mo pa na nakikisabay para sumikat? Diyos ko, gamitin mo nga yung utak mo. Yung ulo mo sarap bambang. Yung alam yung fiesta, naming palayo, sarap ganun eh. Sarap ganun. Sarap kalimbang eh, para magising eh. Pakatang, tapos sinasabi pa na bias na media daw si Erwin Tulfo. Tapos nalulagos na daw unti-unti yung subscribers niya. Tapos, ito pa, ingit daw sa subscribers ni Erwin to, ni Mr. Norman. Tsaka nangungulilat daw sa subscribers. Chat-chat din ng page siya. Ngayon, kusini yung nakikisabay. Ikaw? O si Erwin Tulfo? Ang bumulit. Tapos wala na daw mga ibang matapik si Sir Erwin Tulfo. Gusto mo ikaw? At saka huwag mong binabangga-bangga yung mga Erwin Tulfo na yan. Yung mga Tulfo brothers na yan. Pag binangga ko ang pating ulo mo, mabiyak. May mabis ka lang, tignan mo ang dami ko ang hindi. Kapakatanga mo. Tsaka marami na doon nag-unsubscribes. Isa ka na doon? Bakit? Kawalan ka ba? Bakit? Sino ka? Itong kalbo nito. Alam mo, sarap mong kutuhan. Sarap mong suklayin. Sarap mong iriban yung buhok. Ay, kalbo ka nga pa. Tapos sinasabi niya, one-sided daw yung media. Oo, oh, one-sided daw si Erwin Tulfo.
Tapos bias daw na media. Diyos ko. Alam mo, binabanggit lang nila kung ano yung sinasabi ng NBI. Bakit? Gusto mo ikaw magsabi sa sinasabi ng NBI? Diyos ko. Napakatang. Tapos, iinit talaga itong kalbo natin. Sarap ko niya talaga. Tsaka, dinilaan mo pa siya sa lulo, ah. Baka malaglag siya sa puno. Tapos, ma-deadball. Uminawan ko sa sinasabi mo. Tandaan mo, kampi namin ng batas. Baka mapalyakas sinasabi mong kalbo ka. Baka kainin mo lahat yung lahat ng sinasabi mo na yan. Binabalaan kita, baka mapalyakas. Baka masama, ka sa accessories. Sa surveillance. Under surveillance. Surveillance. Sinabi ni Madam Chair. Ikaw nakalbo ka. Sinasabi mo pa na trial publicity stunt. Tatawa talaga ako kay. Alam mo, kung may problema ka, mag-ano ka, pumunta sa NBI. Tanong mo si Sir Vic doon. Kung ano yung sinasabi, kung ano yung nanggaling sa NBI, yun yung sinasabi ni Sir Erwin Tulfo. Dahil siya yung anchor, dahil siya yung nagbibigay ng news, ng legit, hindi kayong mga vlogger ni Mr. Norman. Diyan, huwag mo siyang binabangga-bangga, inuulit ko, baka... baka ma-football lang yung ulo. Ang init ng grabe. Tumatay yung buhok sa yung kalbo ko. Namumulil na sa subscribers daw si Sir Erwin Tulfo. Baka yung pala ano sa yung mga followers niya na 2 million. Mapagmataas daw si Sir Erwin. Alam mo, mga magkakapatid niya, matatapang yan sila. Alam mo naman. Excuse me. Alam mo,